po mga ka-agri, welcome again to my channel. Kumusta po kayo? Sana po samahan niyo po ako hanggang matapos po ang video ito at salamat po sa lahat ng suporta niyo. Ngayon po mga ka-agri, isa na naman pong insecticide ang ating ipakilala sa inyo para po marami po kayong pagpipilian para po sa inyong mga pananim. At ayon na rin po sa mga insekto na inyong papatayin or pupuksain. Dito po sa channel ko or bahay ko, halos po lahat ng mga content ko tungkol po sa farming. Umaasa po ako na marami po kayong natutunan sa mga video ko kahit ito ay hindi kagandahan, hindi po detalyado at hindi naman po ako expert sa pag-layout or edit, pero ito po ay buong puso ko pong ginawa para sa inyo mga ka-agri. Mga ka-agri, kung babalikan po natin ang unang mga vlog ko, mayroon po ako isang video po na umatin po ako ng isang launching sa isang produkto, yung Benevia Bidaka. Ngayon po mga ka-agri, ipakilala ko po sa inyo si Benevia. Dahil po may isa po tayong kaibigan or ka-agri, nagre-request po siya tungkol sa Benevia. Ngayon po talakayin po natin kung ano ba ang kahalagahan, kung bakit yun ang gagamitin natin na si Benevia. Ano ba ang maididudulot niya sa ating mga pananim. Kaya huwag po kayong aalis, samahan niyo po ako hanggang matapos po ito. Thank you! Ano po ba ang Benevia? Sa Benevia Bidaka, bida sa insect control, maagang protection laban sa mga nangingingain at naninipsip na mga insekto at iwas pangungulot ng halaman dahil sa virus. Kontrolado ang pesteng insekto sa bawat stage kaya maiiwasan ang biglang pagdami nito. Effective control of virus vector, maiiwasan ang pangungulot ng halaman dahil nakukontrol ang mga insektong nagdadala ng sakit. Ito po ay may systemic and translaminar action na nanonood sa lahat ng parte ng halaman kaya pati ang nakatagong insekto ay walang lusot. Pagkalipas ng 2 hanggang 4 na oras pagkatapos magbomba, hindi na basta mawawala ang bisa kahit umulan pa ng malakas. Sa Benevia Bidaka, bida sa Craft Vigor, walang stress dahil sa walang pinsala ng insekto, kaya mas mahaba at maraming ugat, mas maraming na-absorb na sustansya, mas maberde at matibay na dahon, mas mabilis at uniform ang tubo ng halaman, maagang mamumunga, mas maraming bulaklak at bunga. Pero po, kung bago pa po kayo sa channel ko, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, i-click niyo lang po yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga susunod kong video. Thank you! Sa Benevia Bida sa Tipid, bawas ng 2 hanggang 6 na insecticide sprays, makakatipid dahil tumatagal ang bisa hanggang 14 days. 2-in-1 product, hindi na kailangan gumamit ng 2 insecticide para makontrol ang nangingingain at naninipsip na mga insekto. Ito din po ay malamig sa tanim at kapaligiran. Walang masamang epekto sa mga kaibigang kulisap, angkop sa IPM. Sa Benevia Bidaka, bida sa ani, mas mataas na kalidad ng bunga, karagdagang ani na aabot hanggang 20%. Dito po tayo kung paano gamitin ang Benevia. Gumamit lang po tayo ng 40 ml, 16 liters tank load para sa gulay at 400 ml per drum sa mangga. Dito po tayo sa timing. Best applied as foliar spray during vegetative stage. Sa gulay, ang unang spray ay 14 days pagkalipat tanim at ang kasunod na spray ay pagkatapos ng 7 hanggang 14 days.
Mga kaagri sa mangga, pwede din siya. Mag-spray ng 12 days after flower induction at sundan ng ikalawang spray sa 23 days after flower induction. Dito po tayo sa crop. Pwede din po siya sa cabbage, eggplant, string beans, tomato, onion, saka mango. Dito po tayo mga kaagri sa mga insekto na kaya niyang patayin. Katulad na lang po kung ang tanim mo ay cabbage, ang kaya po niyang patayin ay ang aphids, thrips, whitefly, diamond back moth, cabbage worm, cutworm, at kung ang tanim mo naman ay talong, dito din po papasok si fruit borer, cutworm, leafhopper, aphids, leaf miner, thrips, whitefly, at tingnan nyo na lang po kung ano po yung mga insekto na mai-encounter nyo or hindi nyo pa nai-encounter para at least po may knowledge na po kayo pag halimbawa maka-encounter po kayo ng mga ganito mga insekto, kaya nyo po itong gamutin or pag-spray ng agad-agad ng gamot para hindi lumala ang pinsala sa ating mga pananim. Dito din po makikita din po nyo yung timing of application at tingnan nyo din po para at least mai-inform po tayo kung kailan natin ito gagamitin or kailan ang susunod. Sa mangga naman po, ang kaya niyang patayin ay ang tip borer, thrips, mango hopper. Ayun po, tingnan niyo na lang din po yung timing of application. Kung kailan niyo siya i-spray at susunod niyong i-spray. May mga dapat po tayong tandaan. Gamitin na magkasunod ang Vinebia back-to-back spray na may pagitan na 7 hanggang 14 na araw para sa back-to-back control ng mga pesting insekto. Gamitin ang Vinebia nang hindi lalampas sa 2 beses kada season. Gumamit ng insecticide na may ibang mode of action pagkatapos ng huling spray ng Vinebia. Lagi po nating tandaan mga kaagri, i-shake po muna nating mabuti yung isang gamot bago natin gamitin para sa ating mga pananim. Ano ang insecticide resistance? Ang insecticide resistance ay ang abilidad ng insekto na mabuhay matapos mabombahan ng pamatay peste na dati namang epektibo dito. Ang pagiging resistant ng insekto ay namamana rin at naipapasa sa mga sumusunod na henerasyon ng insekto. Paano nagkaroon ng insecticide resistance? Ito ay resulta ng paulit-ulit na paggamit ng pamatay peste na may isang uri lamang ng mode of action. Maaring ang pagkakaibang brands or active ingredients ay kabilang lamang ng isang MOA. Nagkakaroon din ng resistance ang mga insekto kung gagamit ng underdose at overdose na timpla ng pamatay peste. Ang tanong, paano ito natin maiiwasan? Sundin ang Integrated Pest Management or IPM principles. Gumamit lamang ng mga produkto na rehistrado sa Fertilizer and Pesticide Authority. Sundin ang nakasaad sa label. Huwag mag-underdose o overdose. Alamin ang mode of action ng produkto na gagamitin. Pagsalitin ang mga chemical base sa MOA at hindi sa brand o active ingredients lamang. Ang tanong, ano ba ang mode of action? Ito ay paraan kung paano nakakaapekto o pinapatay at namamatay ng isang chemical ang pesting insekto. Mga hakbang para sa tamang paggamit ng pamatay peste. Una, basahing mabuti at sundin ang product label. Pangalawa, itago ang pesticide sa tamang lugar. Pangatlo, magsuot ng tamang damit pang protection, personal protective equipment. Pang-apat, hugasan ng 3 beses ang basyo at i-dispose ayon sa aprobadong paraan. Pang-lima, maglinis ng mga gamit at sarili matapos mag-spray.
Salamat po sa lahat ng mga subscribers ko, sa inyong walang sawang suporta, Whitey Sisters, Kaapo, at sa inyo mga kaagri. Thank you so much. Bye-bye!